flight ko na mamaya. See you in the Philippines. Bisha. Kaya na masyado malungkot. Hey guys, good morning. So, we're so early today kasi actually, late na pala ng konti. Kasi ano, flight ko na mamaya. So, yung flight ko 4 PM pero kailangan ko umalis ng bahay ng like mga around 12:30 or mga 12 o'clock or 1 o'clock. Pwede na 1 o'clock na. Maaga ng oras. Kasi trans passenger ako ulit. So, paano yung makaw sa mga naka-list. So, ngayon, pupunta kami ng Smart and Final and then after that, gusto ko lang mag-breakfast. Meron lang kami bibili sa Smart and Final. Kasi sayang naman yung isang bag ko kung hindi naman siya mapupuno. So, meron akong bibilhin. Anim kayo na, Alice? Yeah, anim. Anim kami. Ang capacity ng aeroplano, mga nasa 200 something. Airbus, ano siya eh. A380 siya. Para marami na ako. Sabi ni Daddy, hindi. Makakapasok daw ako for sure. Hindi naman po halata na umiyak ako, di ba? Maghay yung mata ko. Oh my God. Ito yung pinaka-ayokong part. Pinaka-ayokong part yung uuwi ka. Kasi kailangan magpack, kailangan mong iwan yung nandito sa Amerika or saan ka man. Tapos masesya punks ka na naman. Babe, di ba uwi ka naman? Uwi ka naman, di ba? Imagine, after ilang buwan na naman kayo magkikita, siguro mga, sabihin mo ng mga ano, 6 months? Siguro? Magpa-file na tayong petition, di ba? Yeah, but parang may sipot ka. Parang may sipot ka dito. Ako? May lang. So, yun, magpa-file na naman kayo yung petition. So, pag bumalik ako dito next year, dito na ako talaga. Pero uwi-uwi pa naman ang Pilipinas. So, tapos na kami sa ano, sa Smart and Final. Ngayon naman, nandito kami sa Norms kasi kakain lang kami ng breakfast. Hi, baby. Good morning, guys. How y'all doing? Blurred. How y'all doing? So yun. Hinihintay lang namin yung pagkain namin. Tapos after nito, ano na oras, babe? Na oras? 8:53. 8:53 pa lang. Siguro after dito, pwede na tayo pumunta Montebells. No? So after nito, pupunta kami Montebello kasi meron pa akong bibilin. Never ending talaga. Lagi akong nagra-rush, oh my God. Always rush. Lagi akong nagra-rush. Babe, kasi umalis tayo, nagpunta tayo Las Vegas, kaya ganyan. Last week, meron ba tayo oras? That's about a week before. That's before. It's not an excuse. You've been here 3 months. Tinatake ko yan mo. So, tinatanong ako ng daddy ko kakatapos ko lang siyang kausap. Tinatanong niya ako kung kailan ako babalik dito. So, hopefully, makabalik ako ng December. Kasi anniversary namin ng December. Sana. Pero yun na. Kung hindi man ako makakabalik dito ng December, baka next year na, antayin ko na yung petition. Pinakakit lang, Al. Ang dami ng pagkain ko, besh. May pancake pa ako. Cholula. Cholula. Nalula ako, babe. Ako ba sa'yo? Kitna ko nga din yan. Baka maaka. Ang dami. Nalulula ako.
Nakulong na rin sa Pilipinas. Mainit daw, sabi mami. Hindi na niya matakalis na. Tatagal na pa. Sabi yung feeling na ganyan eh. I know, right? Ang sarap ng feeling na na nakukompleto. Kasi daddy alam na lang muli karne. Kasi siya alam. Tuyo. Ano gano siya dati? 21 si daddy. Siya alam? Magpapasko siya sa Pilipinas. Ha? Pwede yun. Ay, na-miss ko yung kantang yan. Ito, sa'yo ito. Hindi ka mabubusog sa kinakain mo yan. Sinasabi ko sa'yo. Baluda ka. Hindi ka mabubusog dyan. Ang konti na pagkain mo, mas marami pa akong in-order. Mas madami pa in-order ko sa'yo. Nagmumukha talaga akong PG pagkasama. Kakagaling lang nag-drop off ng asawa ko. Nag-drop off siya dito sa post office. Yung mga kailangan namin bakit ang mukha ko? Ano ba yan? Tapos na kami, nagpunta ng Montebello Mall. So, nakabili na ako ng kailangan kong bilhin sa Bath & Body. At meron na din ako nabili para sa bayo ko. So, uwi na kami. I need to get ready. Kailangan ko ng maligo and all. Are you ready? Beauty rest. Sarap na. Kaya nga hindi ako masyadong natulog kasi alam ko na hindi ako makatulog doon. Sana talaga available yung tatlong kuan para makahiga ko ng todo. Praying na meron available doon sa tabi ko. Sana naman nila din siya meron. Sana meron. Ay, nako, guys! Ay, nako. Oh, shoot. They corrected my start date. Woohoo! Let me see when. Dun-dun-dun-dun. Yeah? Dun-dun-dun-dun. When? Can you read that one? Woohoo! November 24! 24? November, joke. What the heck? I don't know what I'm going to do. I don't know what I'm going to do. November 4! Yay! Pwede ka umuwi, babe! Subok na kita, no? Ano na lang yung isip natin? Baby! You can go home. Bibili na kita ang ticket. Regalo ko na yun ng Pasko tsaka anniversary, no? No? My boy Z and Bobby Boulder. I'm so happy! My boys, it's time to go! This is it, Fancy. Tuwi ka naman, di ba? Makakarap eh, ba't hindi? Na? Makakarap eh, bakit mo hindi? Kaya hindi ako masyado malungkot eh. Kasi uwi ka. Kaso na. Joke lang. Hindi. Nangangalbog na yung mata ko eh. Pagising ko, ang kalbag ng mata ko. Ah. Umiyak ka? Oo, iyak ako na iyak kagabi. Si Mac, umiyak. Ngumangak ako sa kanya. Oh my God. Papunta na kami ng airport. At para akong magkakasakit. Kahapon pa to. Sinisipon ako. Tapos sobrang sakit ng lalamunan ko. Feeling ko dahil sa kinain ko na matamis. Ayun ako. Nandito na kami sa airport at dito na talaga yun. Ang bela yung tsura ko. Wala ko nilagay kahit ano sa mukha ko dahil matutulog lang naman ako sa aeroplano. Patong mo na din yung maliit, babe. Patong mo na din yung maliit. Hi, baby. Hi.
So nandito na kami sa loob. Sobrang haba lang ng pila. As you can see, mag-aantay pa ako kasi standby lang ako eh. Alam na aking yeah. Ang padoy ng kinamay. So nakapag-check-in na ako. Nakuha ko na yung boarding pass ko. Pero standby pa rin yung ticket ko. Standby pa rin yung ticket ko. Ay, mali. Ano naman sinasabi ko? Standby pa rin yung aking upuan. So yun nga. Yung mga... Ba't nagbo-blurred? Tatapusin ko kasi muna lahat ng mga nag-check-in bago ko makuha yung ano ko, yung seat number. So kapag okay na lahat, nakita nila na lahat ng mga nakabook, lahat ng confirmed ticket nandyan, so doon nila ako bibigyan. Pero at least mayroon ng boarding pass. Ibig sabihin makakapasok ako. Sa Dubai to ano na lang yan, Clark. May pagsataas pa tayo kumakain. Babe, are you sad? Basta yan. Hindi ko lang pinapakita, pero sa loob. Wasak na wasak ako. Bye, babe! Alis ka na? Ang passport mo! Ako yung umaalis eh. Oh, birthday boy! See you next year. I'm leaving. Ang gloomy ng weather. Kung kailan malamig na, dun ako aalis. Bye, baby. Bye, guys. See you in the Philippines. Bisha. Kaya na masyado malungkot. Nandito na ako sa loob. Antayin ko na lang ang boarding ko. So, boarding time is like mga 3 o'clock or 3:50, mga ganyan. So, I'm just gonna wait. Pupunta lang ako dun sa gate ko. So, gate 150 ako. Nandito na ako sa gate ko, pero nag-aantay lang ako ng boarding time. Nainip ako. Maaga pa kasi, so baka mag-order muna ako Starbucks since malapit lang naman dito. Bili lang ako saglit. Maka-order na ako ng, of course, Starbucks pink drink. Hindi pa ako nag-lunch. Yung kinain ko kanina, yung pang-kaninang kinain namin sa Norms ni Mac, yung breakfast. Pero medyo madami naman yun, so medyo nabusog naman ako. Isipon ako, I feel so sick, as in, parang feeling ko magkakalagnat ako. Simula na nasa Las Vegas kami, ganito na yung pakiramdam ko eh. Sana mawala na. Anong oras na? Grabe, hindi nakikisama yung bangs ko. Mag-board yan yan. Mga 3:40. But can I ask you to please proceed to the podium V150 for reassurance of your boarding. Kadating ko ng airport, yung kami makikita ng daddy ko, airport sa Dubai, kasi uuwi din siya, so sabay kami. Hopefully, sabay kaming makaalis kasi chance passenger din siya eh. So yeah, sana makauwi din pala yung asawa ko. Hopefully, makauwi siya. Meron kasi siyang bakasyon ng mga, siguro mga 2 weeks. 2-3 weeks na bakasyon. So, hopefully, makauwi siya ng Pilipinas para, alam mo yun, kahit pa paano makapagbakasyon naman siya. Bago siya umuwi. So, yan, papahinga muna ako. I'm so sleepy. Boarding na guys, nakakuha na ako ng ano, ng seat. So, seat number ko is 84K. I think nasa may bandang dulo yun.
mahaba-haba na naman na biyahihan to. So mga 14 hours from LA going to Dubai, and then from Dubai papunta ng Clark is 9 hours. Pero meron pa kami stopover ng Cebu, I guess. Hello! Hi. Welcome to Emirates! Hey guys, so I'm here na sa loob ng plane. I knew it na nandito ako sa dulong-dulo. Ay, dito ako sa dulong-dulo ngayon. At thank God, wala akong katabi. Hopefully, wala akong katabi. Kasi pwede akong humiga dito sa dalawa pa na to. Kasi maliit lang ako eh. So, na-pray na wala akong katabi kasi parang makatulog ako na maayos. Sobrang inaantok na ako. Just in. And I don't really feel well ngayon kasi ang sama ng pakiramdam ko. Sinisipon ako. Ang sakit ng lalamunan ko. Yung eye bags ko sobrang laki. Alam mo yun? Ay, nakakalungkot. Sobrang walang hassle ngayon. Pagsakay ko ngayon. Pag talaga pa uwi ako, wala na masyadong hassle. Yun lang papunta talaga dito sa States. Sobrang hassle, lalo na ngayon. Or maybe because na-champo ako na biyahe ako na peak season or alam mo yun, meron occasion ng time na yun. So sabi kasi ng tatay ko, huwag akong aalis sa March, kung aalis ng December, November, July, yan yung mga yan. Pero October, medyo maluwag. Sana talaga wala akong katabi. Ang hirap kasi pag may katabi ka, tapos sana nandito ako sa may pinakadulo, tapos kailangan kong maki-excuse, alam mo yun. Sana talaga. Please, para naman mas ano yung biyahe ko. Feeling, pag kunyari wala akong katabi, ilang beses na kasi nangyayari sa akin yun eh. Pag wala akong katabi, para akong feeling ko naka-ano na rin ako, business class. Kasi dahil maliit ako, nakakahiga ako, alam mo. Ang gusto ko sa Emirates kapag nagbabiyahe ako is yung food. Though hindi naman ganun kasarap ang pagkain nila, pero yung pagkain nila, yung hindi siya katulad ng ibang airlines. Pero sabi nila, ang Japan Airlines is masarap din ang food nila. Pero hindi pa ako nag-try. So, gusto ko rin yung service nila. At the same time, basta maganda. Maganda yung ano, yun lang. Hindi talaga siya affordable. But good thing. Thanks to my dad. Kasi nakakabaya ko ng States na alam mo yun. Gamit ko yung ticket niya. Hopefully, pag nag-change status ako, magamit ko pa rin. Sobrang nag-iba yung kutis ko dito sa Amerika, kung mapapansin nyo. Ayan o. So yung capacity ng aeroplano ngayon is mga nasa 200 plus lang. Kaya nakasakay ako agad, unlike before. Kasi dati, hindi ko agad bibigyan ng boarding pass eh. So ngayon binigyan ako agad. Pero standby pa rin yung upuan ko. Pero buti na lang, dinala ako dito sa may dulo. Malapit ako sa banyo. Tapos, hindi ako doon sa may gitna. And I guess parang wala nang sasakay. So talaga yatang wala akong kasabi. Thank you, Lord. Diyos ko. Pwede akong mga na masarap. Pero minsan kasi ginagawa ko, kapag, kunyari, meron akong katabi, nakita ko yung isang row, walang tao. Doon ako yung higa. Alam mo yan. Grabe, mahaba-haba na naman biyahe ito, guys. Itong pinaka-ayaw kong part pag napupunta ako ng Amerika. Super tagal ng biyahe, as in. Pero ganun talaga. Pagtungkol sa love. Bitiisan yung lahat. Kahit gano'n pakatagal yan. Kahit matangtang ka pa sa airport. Para lang makita mo yung mahal mo sa buhay. Dati gustong kong maging flight attendant. Pero paano naman ako magiging flight attendant? Sobrang liit ko. Ate ko pwede siya maging FA. Ako hindi. Pwede lang siguro ako ground staff. Just an update, guys. Wala akong katabi. Yay! Ang nakakatuwa. Ay, meron pa bumabasang bed. Pero hindi, wala na talaga. Bigay na kasi sila neto. So, kapag long haul flight, you know, kapag mga malalayong flight, meron silang binibigay na kit na ganito. So, meron siyang eye shades, meron siyang medias, meron siyang toothbrush and toothpaste. So, nandito lahat. Kulang nga lang sa bundes. Pero sa banyo, kumpleto.
sobrang ganda ng aeroplanong to kasi yung sinasakyan ko ngayon, actually sinasakyan ko lagi kapag papunta dito is Airbus 380. So yung pinakamalaki ng Emirates. Meron siyang business class. Well, lahat naman pala ng aeroplano yung business class. I mean, meron siyang first class. Meron siyang first class. I'm gonna edit some vlogs today. Kasi wala naman akong gagawin. Pero magpapahinga muna ako. Kasi like 14 hours ang flight ko. Wala naman akong gagawin. So, mag-edit ako. Para kadating ko ng Pilipinas. Meron po kayong mapanood. So, binigyan na nila ako ng menu. Ito yung food for the whole flight. Gusto ko talaga yung ano sa Emirates, yung service, promise. Guys, joke lang pala. Meron palang katabi. Lumipad yung sa harap ko dito sa likod ko. So, hindi ako makakaiga na maayos. Pero okay lang kasi yung gitna. So, wala naman ako upo. So, I think pwede naman ako maano, mag-stretch ng konti. It's okay pa rin. Kasi nainis din siya yun. Lumipad yung doon sa katabi niya, na hindi naman yun ang upuan. Lumipad sila sa katabi niya. To smoke on board, including using or charging electronic smoking devices. All toilets have smoke detectors. In the ice yourself like this against the seat in front of you. Or where that's not possible, brace by leaning as far forward as you can with your arms tucked under your legs. If necessary, oxygen masks will appear from above you. Pulling the mask towards you starts the flow of oxygen. Place the mask over your face and breathe normally. Put your mask on first. Extra. Extra.